ang matitiray ang sinasabi mo, Sina. Ibigat mo maigil yung puli. At baka hindi mo na ako makita muli. Pepsi nga, Miss. Magkano mo?
Wait, Mati. Oh, yung class na yun, no? Asan? Uy, naku, di ba saya ka na? Apo! Talaga naman. Kayo, ha? Ako na naman ang loko. Mari pa daw to. Uy! O, nandaan. Op. Siya nga pala. Pulimbuan ko na ngayon sa Fort Cliff. Next month, sa delivery na ako. Swerte mo nga rin eh. Marami nag-apply ng transfer. Ikaw pa na ako, ha? Juan! Hindi, swerte lang yan. Talaga lamang swerte yan si Robert, di ba? Hindi, pero ang problema ko lang talaga, parate akong huli. Paano naman? Layo-layo yung tinitirang ko. Eh, bakit di ka maharap na ibang tirahan? Saka ba umuwi ngayon, Ben? Kasi yung galong. Magkalapit lang kami. Ah, magkalapit lang ba kayo? Oo. Uy, last month pala sa Fort Cliff. Lilipat na pala siya sa delivery ka agad. Oo. Sino? Sino pala yung crush mo? O, ano naman ang pakialam ko kung ilipat siya doon? Kunwari, wala silang pakialam, pero pag gumara ng Fort Cliff, lang inaabangan. Oo, talaga. Eh, paano na yan? Lahat na lang ng delivery driver, kumakain sa labas. Eh, di na siya kakain dito. Tumigil na nga kayo dyan. Ako lagi ang... Tumigil ka, Pero lagi niyang inaabangan. Kinakabahan na yan. Tawa ka na dyan. Kumain natin ng kumain dyan. Ano naman talaga ang tigalot na yan? What is the purpose of the constitutional provision against involuntary servitude? What are the exceptions to the prohibition against involuntary servitude? Kan lagi kan late ah? Sir, kasi ho, matraffic eh. Malayo-layo pa ho inuwihan ko dito eh. Traffic? Ba't hindi ka gumising na maaga? Para hindi ka malate. Pinaalalahanan lang kita, Deasis, ha? On probation ka pa lang dito. Hindi pa permanente appointment mo. Huwag mo na ulitin yan, ha? Oo, sir. Sige ho, sir. Thank you. Hindi rap, pare. Ho, nilate naman ako. Sinabunan ko ng bago kong supervisor eh. Sinabi sa akin, huwag daw akong pauli. On probation na raw ako dito sa factory nito, eh baka maging on probation pa rin daw ako sa delivery. Eh di huwag ka magpahuli sa trabaho. Eh paano nga ang gusto mong gawin ko? Ang layo ng boarding house ko rito. Oh. Eh di maghanap ka na malilipat ang mas malapit dito. Saan? Sa bagay, Robert, napakahirap maghanap ng bahay ngayon. Unang-una, napakamahal. Oo nga, mahal talaga ngayon. Robert, naghanap ka ba ng boarding house? Oo, may alam ba kayo? Oo. Yung malapit dito, ha? Oo, meron, di ba, Sot? Hindi naman ako naghahanap ng boarding. Di ba sabi mo may bakanting kwarto sa inyong bahay? Pampira naman to. Sabihin mo na. Ason, totoo? Totoo. Mayroon niya kaming bakanting kwarto sa bahay. Lagi kasi kung ano eh, kinagagalitan ng supervisor namin. Kasi lagi ako late. Pwede mo tignan? Malapit lang ba kayo dito? Oo, sa kanila malapit. Dali, pampira ito. Sabihin mo na. Sige, pagkatapos ng trabaho ko mamaya. Huwag kang mag-alala, babayaran kita. Salamat, ha? Oo, yun naman pala, ayos na. Ito nga pala ang bahay namin. Pasensya ka na, medyo luma na eh. Okay lang. Bong! Ay, ate! Ito ang kapatid ko si Bong. Sino siya? Siya si Robert. Boyfriend mo? Hindi. Eh, bakit siya nandito? Pangangasera siya dito. Eh, bakit?
Eh, dito siya titira eh. Sige, ate. Maglaro muna ako, ha? Oh, sige. Ingat ka. Halika, tuloy ka. Halika, tuloy ka. Ganda pa rin itong bahay niyo eh. Ilan ba kayo nakitira dito? Kami dalawa lang ni Bong. Ito ang kwarto namin. Ito naman ang kusina. Eh, sinong naiwanan dito pag wala kayong dalawa? Hindi naman delikado rito eh. Kilala naman kami ng mga kapitbahay namin dito. Halika, ituturo ko sa yung kwarto mo. Ito naman ang kwarto ng mga magulang ko nung buhay pa sila. Nung mamatay sila, ginawa na lang namin tambakan ng mga lumang gamit namin. Pero madali namang ayusin yan eh. Pwede ka lumipat maski ngayon. O kaya mamayang gabi pagkatapos ng klase mo. Magkano naman ibabayad ko? 70 lang. Ba, mura na yon. Bukas pa sweldo eh. Huwag mo muna intindihin yon. Ang importante, makalipat ka. Okay nga dito eh. Kaya lang, parang sukan ko, lalo na sa pag-uwi ko sa gabi. Malapit naman sa factory eh. Lalo na pagpasok mo sa umaga, hindi ka mahuhuli. O sige, lilipat ako mamaya. Alis na ako ha, baka mahuli ako sa klase eh. Sige ha. Sinabi ang basura niya na bukas ko sa sakatutar na aking binabalak. Oo, oh, Johnny. Bukas ng hapon. Galap na alas 4 ng hapon. Oo. Oh, ano yung tinatanggal mo riyan? Nakakahiya sa'yo eh. Yan ang mahilig na arte ko ah. Mangolekta ng mga litrato ng mga artista. Walang ginawa yan, kundi manood ng sine. Ano ba? Ito to naman eh. Matagal-tagal mo. Oh, dali mo na lahat ito doon. Mag-aayin ka na at nang makakain na tayo. Dali mo. Ito pa oh. Sino naman ang mga ito? Yan naman ang magulang ko. Hayaan mo tatanggalin ko. Eh, kuwarto mo naman na ito eh. Baka ayaw mong nakatitig sa yung mga taong patay na. O ano, tapos ka na. Oo. O sige, magpunas ka na pagkatapos matulog ka na, ha? Oo, ate. Ilan taon na ba kayo ni Bong na ulila? Mga 3 taon pa lang siya. May jeep ang tatay ko. Sa araw ng Linggo, may nilakad sila ng nanay ko. Ang laki ng truck na bumangga sa kanila. Malaki rin ang binayad ng may-ari, kaya nakabili ako ng mga kagamitan dito sa bahay. Yung iba naman, binaan ko para sa pag-aaral ni Bong. Ano ba trabaho ng tatay mo? Foreman sa pabrika. Ito nga pala yung ano ko, paunang bayad. Huwag na, saka na lang. Sa katapusan na ng buwan, nag-aaral ka pa't kailangan mo yan. Tago mo na muna yan. Sige, ikaw ang bahala. Pero kung kailangan mo, hingin mo na lang sa akin, ha? Oo, kung ka nang kumain, ha? Huwag ka mahihiya. Ba't naman ako mahihiya? Naku, na-late siya. Kasi may pinagluluto na. Umiigil na nga kayo dyan. Masaya ka na ngayon. Kunwari pa to. Trabaho na nga kayo doon. Siguro, napuyat. Sarap-sarap yata ng pagkain natin ngayon, ah. May hotdog pa. May bacon pa. Bakit, ate? Birthday mo ba? Heh, bilisan mo na yan at kumain ka ng kumain. Baka mahuli ka sa klase mo. Robert, halika, kumain ka na. Oh, sige. Bibihis lang ako. Sabay na tayo.
muna. Salamat. Ito, kami ng bahala. Ito, kami ng bahala.
Keep on. Keep on. Papasok. Uli ka na. Hinihintay kita eh. Akala ko kung ano na nangyari sa'yo. Ha eh. Ason, hindi na ako makakakain eh. Uli na ako. Sa factory na lang ako kakain ha. Sibo nga pala, nasan? Pumasok na. Hindi ako nakatulog kagabi. Hindi mo man lang sinabi sa akin. Eh, paano naman? Mismong Big Boss ang nagpatawag sa akin. Hindi nga ako nakapasok eh. Narito naman ako eh. Bakit hindi mo man lang sinabi? Hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon, Aswang. Bigla na lang ako pinasakay sa van eh. Hindi ko rin alam na hindi na ako makakauwi. Madaling araw na noon. Bayad mo sa pagdatag kay Mr. Ocampo. Tignan mo, baka... Ma? Sandaan? Oh, ayos. Tignan mo na, ayaw mo pang pumunta nun. Thank you, sir. O, sige, ha? Biro mo, isang gabi lang ako nag-drive, binigyan ako ng 100. Halos wala pa akong ginawa. Bae, kung magiging daily ako doon, di... Meron ako 700 a week. Laki, no? Puyat ka naman. Kuya Robert! Kuya Robert! May naghahanap sa iyo! Oh, pare! Ano ba? Puka! Salamat. Pinapunta ako rito ni Mr. Salazar eh. Bakit daw? Kailangan ka raw sa bahay ni Mr. Ocampo. Kailan? Ngayon. Gabi na, pare. Emergency daw eh. May lakad yata yung kanyang anak. Sandaan ba uli yan? Siguro. Sige, bis lang ako. Robert.
Nakatulog ako eh. Yun ang mga kasamahan niyo? Iniwan ko na. Bakit? Ay, wala. Sa malapit na ako paparada. Kailangan ka na naman yata eh. May trabaho pa ako eh. Ayaw mo na muna yan. Importante raw eh. Bakit daw ba? Ang balita ko yung gagawin ka raw yata permanent driver na ngayon eh. Sige, susunod na lang ako. Hindi, ngayon na. May sundo nila. Kanina ko pa inanta eh. Eh, paano mo to? Sige mo na lang muna sa kanila. Sige, sumunod ka. Sige. Ben! O, bakit? Liga, ikaw muna mag-take over sa akin. Bakit saan ka pupunta? Pinatatawag daw ako ni Mr. Ocampo eh. Parang yata patawag si Mr. Ocampo ah. Hindi, kukunin niyata akong permanent driver. Baka may dagdag na sweldo yan. Dapat. Sige. Sige. Naghihintay na ho si Don Arnulfo sa office. Saan? Dito ho. Salamat ha. Bakit ka umiinom ng kape? Hindi ba't bawal na bawal sa'yo ng doktor ang pag-inom ng kape? Eh, pinagpapahinga ka nga ng doktor nang gumaling ka ng tuluyan yan. Ano ka ba naman? Isang higup lang naman, aling natin eh. Ginagawa naman niyo ako parang bata eh. Ay, naku, hindi. Sino ba nagbigay sa into? Akin na nga yan. Magandang hapon po. Ah, tuloy ka. Maupo ka. Salamat po. Ano ang pangalan mo? Roberto de Asis po. Anong trabaho mo sa factory? Nasa forklift po ako. Kaya kina pinatawag dito dahil gusto ko sana dito ka na tumira at ipag-drive ang aking anak. Eh, hindi po pwede. Bakit? Kasi ho, nag-aaral ako sa gabi. Anong oras mapasok mo? Alas 6 hanggang alas 8:30. Pwede natin i-arrange na malibre ka sa ganung oras. Alam mo kasi, binida sa akin ni Cynthia ang nangyari ng isang gabi. Maraming salamat sa pagtatanggol mo sa kanya. Wala ko nga naman yun. Alam mo, kailangan ko ng isang driver na maaari ding parang bodyguard. Dahil maraming lakad dyan sa gabi eh. Late na late pa. At saka maganda ang rekomendasyon ng supervisor mo sa'yo. Maraming salamat po. Kaya lang ho, baka mahirapan ako eh sa schedule. Dodoblihin ko ang sweldo mo. Kung ano ang sweldo mo sa factory, dodoblihin ko. Gusto mo ba yun? Libre ng pagkain, libre ng tirahan, doble pang sweldo mo. Ang kailangan ko lang ay isang mag-aalalay sa anak. Para hindi na ako masyadong mag-alala. O ano? Kailan nyo ako gusto magsimula? Bukas. Kung gusto mo, kunin mo ang mga kagabitan mo mamayang gabi pagkatapos ng klase mo at tumuloy ka na rito.
Sige ha. Di sana mga tuwirent ha. Sabihin mo hindi ka pwede. Hindi mo ako naintindihan eh. Doon ako sa kumpanya ngayon, nagtatrabaho. Kahit kung saan nila ako destino, dapat lang sumunod ako. Eh, hindi mo naman kailangan magtrabaho eh. Ha? Eh, anong gagawin ko? Eh, di wag na lang ako mag-aral kung ganun. Magpapatambay-tambay na lang ako, kagaya ng mga ibang mga nandyan. Ason, intindihin mo naman ako. Gusto ko pang umasenso eh, may ambisyon ako. Ayaw mo ba nun? Madadagdagan na malaki ang buwanan ko sweldo. Gusto ko na mas magandang buhay kaysa ganito. Babalik ka pa ba dito? Siyempre. Kailan? Baka bukas lang, nandito na ako eh. Hmm. Oh, ano na naman? Ano naman ba pinag-iisip mo? Relax ka lang. Ha? Ang papa, dunos sa labas. Hi, pa. Oh, saan ka na naman pupunta? Mag-squash lang ako. Sino kasama mo? Si Bongbing. Sino ba yon? Don't worry, pa. Nothing serious to. Ikaw naman, oh. Wala naman ako sinasabi, ah. Kuy, Paino, hinta naman yan. Saka naiinip ako, eh. Kayo kasi, kung di dahil sa doctor's orders na dapat kayo magpahinga, di dapat kasama mo ko. Saan? Sa mga business meetings? At bakit hindi? It's about time I get a job. Ikaw, sabi mo ang brother mo. Kuy, wag na. Ang higpit-higpit nun. Higpit pa yun sa'yo eh. Di ako nakaalis sa opisina. Bye. Oh, hindi ka pa nag-almusal. Susuka lang ako niyan eh. Abay, kahit masanas man lang. Akin, akin na. Bye, pa. Aba, madilim pa. Para wag na ako abutin ng liwanag. Hindi nga ako dapat matulog dito, nakatulog ako eh. Tsaka, may sasakyan siguro dyan sa labas. Para wag na ako abutin ng traffic. Kasi, kakailangan na yun ako ni Mr. Ocampo na maaga. Pero, huwag kang magalala, babalik din ako. Kailangan ko lang talaga umuwi eh. Mahirap na. Paalam ko kasi kagabi, babalik din ako. Oh, huwag ka nang tumayo. Tulog ka na lang ulit, ha? What are you doing here? Kuwate, ang cute talaga ng mga anak mo. Ikaw lang eh, ayaw mo pa kasi mag-asawa eh. Saka na, mahirap eh. Oh, bakit naman? Huwag na. Di ba ang dami-daming lumiligaw sa'yo? Ako yung mga yon.
Mawalan po to. Completely spineless. Ang manapit yung boys, tapos wala na. There you go again. You're so choosy. Puno naman. I think I have to go now. Sige, magpa-trip ka na kay Robert. Aba, pambira namang driver yan, ah. Robert papangalan. Saka hindi yata mukhang driver yan, ah. Siyempre, dapat naman palatagin sa akin. Ay, nako. Sige, okay, mabaya, have to go. Sige. Michael Tingoy, come on, hurry up, we're leaving. Base tita, come. Oster, come on. Dali, base tita. Come on, Ray, say bye-bye. Wow. Come on, Michael. Okay. Bye-bye. Say bye-bye, bye-bye. Bye, tita. Bye-bye. Sige, take care, Papa. Sige. Bye-bye. Robert, ihatid mo na lang ang ate, no? At bumalik ka na lang agad, may appointment ako ng 5 o'clock, eh. Bye-bye. Bye-bye. Alik natin, sige. Bye-bye. All right, go inside, come on. Tingoy, come back, ha? I hope you enjoyed the night, ah, Cynthia. Po, ikaw naman pong bihira ako. O, paano? Di bukas na lang tayo magkita-kita. O, sige, sige. Ba't nga pala hindi ka pa sumabay sa amin? Hindi na, nandiyan naman yung driver ko, eh. O, di sumabay ka na. Hindi na, no. Okay lang. My car's just parked right there. Sure, you're okay, ah? Okay, good night. Sigurado ka, ah. Baka mami. You sure you can manage by yourself? Okay. Good night. Bye, ah. See you. Sige, good night. Yung driver ko nga pa kay Paige. Robert? Paige, you got your driver, come over. Driver, Robert, come over. Paki-Paige mo nga ulit. Driver, Robert, come over. Punyeta, saan ka galing? Kanina po ako rito, ah. Eh, kumain naman ako, eh. Ba't di ka nagpaalam sa akin? Gusto ko sana humingi ng dispensa tungkol sa nagawa ng aking anak kagabi. Alam na yung batang yan, eh. Temperamental. Saka impulsive. Eh, kung pwede sana, pagpasensyahan mo na. Huwag ka nang umalis. Eh, gusto ko rin humingi ng dispensa sa nagawa ko. Kaya lang ko, sobra na talaga, eh. Mismong nanay ko, hindi ako napagbuwatan ng kamay. Kaya nga ako na mismo ang humihingi ng paumanhin sa'yo. Paano? Salamat, ha. O sige, kakain ka, ha? Oo, tamang-tama lang. Magsabi ka lamang kung anong kailangan mo. Salamat, ha. Ano ba yan, Helen? Hindi pa ba tapos yan? Asan mo ba yung namin na pinapress ko yung gagamitin ko mami ang gabi? Abay, nasa laboratory mo na. Kagabi ko pa nilagay doon. What?
gusto kong samahan mo siya ron sa bahay bakasyon na namin, doon kayo titira. Sino mo dito? Hindi naman kailangan ng driver dito eh. Total, hindi naman ako naglalabas. Bawal sa akin eh. Para mahala sa kanya. Bakit mahal kita? Kahit
kahit ito'y mali. Ang dami ko sa'yo'y sa kwarto. Eh. Sige na, may pag-uusapan pa kami. Sige na. Ito nga pala, oh, marami akong dalag pa sa lubong. Kasi galing na akong Baguio eh. Pasensya ka na, hindi ako nakapasyal. Naipit kasi ako eh. Doon ako na-assign. Ngayon lang ako nakabalik. Gusto ko tayong makausap. Buntis ako, Robert. Sigurado ka? Nagpa-doktor ka na ba? Robert, kailangan pakasalan mo ako. Pakasalan mo ako, Robert. Oo, pakakasalan kita. Kailan? Pero wag muna ngayon. Gusto ko pa makatapos eh. Gusto ko pang kumuha ng bar exams. Malapit na mahalata ang tiyan ko, Robert. Maaayos yan. Siyempre, pag may pamilya ako, hindi ko dapat pabayaan, di ba? Siyempre, unahin ko kayong dalawa. Kaya lang eh. Baka hindi ako makakuha ng bar exam. Hindi ba't gusto mo ako makatapos? Kaya di pagkasalan tayo, kahit na ilang anak, pwede. Huwag mo akong papapayaan. Siyempre. Huwag ka nang tumayo, dinalala kita ng pizza. Ah,
Kailangan ng isang estudyante nag-aaral hanggang ating gabi ng pagkain. Halika, kumain ka muna. Bakit? Wala. Kasi ako nagpaalam eh, pumuslip lang ako. Mahirap na, baka mamaya. Kapag nalibre ko, papasyalan na lang kita. Nagbibis. Papasok pa nga eh. Ate Ason! Ate Ason! Nandito na si Kuya Robert! Ason? 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 Oh. Mabuti na lang, inabutan kita. Napadaan lang ako dahil dito. Oh. Kunin mo. Iniinom mo ba yung binigay ko sa yung pills noon? Mabuti. Bumili nga ako niyan eh. Baka ako naubusan ka na eh. Basta huwag mong kakalimutang inumin yung mga pills na yan, ha? Para huwag masira ang mga balak natin. Ha? Sige. Alis na ako. Babalik na lang ako ulit. Mag-iingat ka lang, ha? Thank you.
Christmas. Mapunta ron. Mahirap siya, pero nagkakamali ka ng pagkakakilala sa kanya. At gusto niya makarating sa itaas. Sa itaas? Sa pinakatuktok? Oo, sa pinakatuktok. Pero sa sarili niyang kakayahan. Yan ang hirap sa mayayaman eh. Sobrang suspecha sa kapwa. Kaya hindi niya matanggap na isang hirap na katulad niya ay makarating sa kiraroroon na natin sa sarili niyang pagsisikap. Gusto maging abogado ni Robert at magiging mahusay siyang abogado. If that doesn't work, aalis kami. We'll go abroad. At magtatrabaho kami pareho doon. Huwag ka mag-alala, Papa. Hindi kami aasa sa kayamanan mo. Cynthia, may obligasyon ka sa pangalang dinadala mo. Mahal kita. O sana tayo magkaroon ng hidwaan dahil lamang dito. Mahal din kita, Papa. At alam kong malaki ang obligasyon ko sa'yo. Pero huwag mo hilingin sa akin limutin ko si Robert. Gusto mang kitang pagbigyan ay hindi maaari. Anong ibig mo sabihin? Buntis ako, Papa. Ang ina mo ay iniwan ng iyong ama nung 3 taon ka. Pagkaraan ng 9 buwan ay namatay siya. Ang nagpalaki sa'yo ay isang mong lola. Nang mamatay din siya, ay nag-self-supporting ka sa iyong pag-aaral. Maganda record mo sa kumpanya ko at sa opisinang pinanggalingan mo bago ka pumasok dito. Maganda rin ang record mo sa eskwela. At sa susunod na semester ay, nasa huling taon pa na sa pag-aaral ng abogasiya. At alam kong papasa ka ng bar. Si Cynthia na lamang ang anak kong hindi pa nag-aasawa. Alam kong meron siyang sariling pag-iisip. Sa kasamang palad, ang mga lalaki na kapaligid sa kanya ay mga walang buto. Mahal ko ang aking anak. Ulila na siya sa kanyang ina. At hindi ako maaaring mabuhay habang panahon. Kailangan niya isang lalaking hindi madadaig ng kanyang karakter o ang kayamanang ipamamana ko sa kanya. Nag-usap kami ni Cynthia tungkol sa iyo. Tumutol man ako ay wala kang magagawa. Hindi ako likas na mayaman. Tulad mo, nagsimula rin ako sa wala. Bibigyan kita ng ibang trabaho sa isang kumpanya para hindi ka masyadong maging alangan para sa kanya. Hindi kita inainsulto. Gusto ko lang eh, maging practical. Tapusin mo na ang kaugnayan mo kay Corazon Rivera. Pasensya ka na. Pinaimbestigyan lang kita. Ibig kong malaman ang tunay mong pagkatao. Ngayon, kung mahal mo talaga ang aking anak, layuan mo na si Corazon Rivera. Huwag ko kayo mag-alala. Hindi ko naman ho pinagkakaila na may kaugnayan ako kay Corazon eh. Lalaki lang ho ako eh. Pero nangyari ho yun bago ko nakilala ang inyong anak. Mahal ko si Cynthia. Pero
gagawin ko ang lahat para maging karapat dapat sa inyong pagtitiwala. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. Si Robert, nasa? Ano naman? Good afternoon, ma'am. Hi. Hi. Oh. Oh, ano? Hindi ka pa ba tapos? Halika na, gutom na ako eh. Hindi po pwede, hindi pa break. Eh ano, di ba ikaw naman executive dito? Oo nga, executive ako. Lago malaman ng airpot mo. Oo. Di ba? Mahirap na eh. Opo ka muna, hintay mo na lang ako. Anong gagawin ko? Sandali lang to. Ano naman ang gagawin ko? Magbabasa na naman ako. Lagi na lang ako nag-aantay. Oo, sige. Sandali lang. Opo ka muna. Ano, bilisan mo na yan. Hindi na. Sige na. Kumusta naman ang trabaho mo sa opisina? Okay lang. Madali din naman ako naka-adjust eh. Tsaka, gusto kong pakita sa papa mo na hindi siya nagkamali ng pagtitiwala sa akin. Napansin ko na, puro yata babaeng staff mo sa opisina. Bakit? Nagsiselos ka ba? Bakit? May dapat pa ako ipagselos? Mahal kita. Mahal na mahal kita. Dahil hindi ko alam kung saan ka pupuntahan. Bakit, Azon? Ba't mo hinayaan mangyari yan? Binigyan naman kita ng pills, ha? Ano ba nangyari? Ha? Ha? Anong ginawa mo? Sumagot ka! Hindi mo ininom, ano? Mali yun eh. Mali na akong mali. Sinabi ko na naman sa inyo, hindi pa ako handa eh. Nag-aaral pa ako. Kukuha pa ako ng final exams. Hindi ko pa kaya, Sol. Eh, hindi naman ako makakabigat sa iyo eh. Kaya ko anong pangalagaan ng sarili ko eh. Ay, hinihiling ko lang naman sa iyo, bigyan mo ng pangalan ng anak ko. Hindi ko pa kaya magdala ng pamilya. Ano ka ba naman? Ha? Ang hirap mo naman umintindi. Sinabi ko na sa'yo hindi ko pa kaya, hindi pa! Kung gano'n na kailan? Kailan? Tsaka na. Kailan? Pagkatapos. Pagkatapos ng ano? Pag-aaral ko. Sinungaling. Sinungaling! Wala ka namang balak na pakasalan ako, ah. Niloloko mo lang ako tulad ng panluloko mo sa akin noon. Hoy, hindi kita niloloko, ah. Ang nangyari sa ating dalawa, ikagustuhan mo rin. Ikaw ang may gusto niyan, hindi ako. Ang naging kasalanan ko lang, pumatol ako. Kung hindi mo ako pagkakasalan, pupunta ako sa kanya. Sasabihin ko sa kanya ang lahat. Sino? Sino pa? Ang anak ni Mr. Ocampo.
tanga. Hindi ako tanga, Robert. Kayo ang usap-usapan si Patrick. Balitang-balita ang paglabas-labas ninyo. At alam kong hindi ka na driver. Pabilis ang pag-asenso mo. Ibang-iba na ang ayos mo. Maganda siya at mayaman. Pero anak mo ang dinadal ko. Kung ayaw mo ng iskandalo, pakasalan mo. Bigyan mo pa akong konti panahon. Malapit na ang final exams eh. Ate, sabi mo, magpapakasal kayo ni Kuya Robert. Ba't ngayon hindi pa siya pumupunta? Sabi ni Lorian, malapit ka na raw mga anak eh. Ate, bakit? Kailangan pakasalan niya ako dahil ito'y anak niya. Ikaw, mayaman ka. Eh ano ngayon kung mayaman ako? Bakit? Nadadaan ba sa yaman yan? Dapat bang pagbigyan kita dahil mahirap ka? Mahirap naman yata yun. Nasa sa'yo ang lahat. Ako si Robert lang. Makakapamili ka pa sa maraming lalaki. Mayayaman din. Ako pag nawala si Robert sa akin. Wala na. Makakapili? Iniinsulto mo ba ako? Anong tingin mo sa akin? Na kapag umibig ako, para akong pumipili ng damit o kotse? Ganyan ba ang pagtingin mo kay Robert? Hindi. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Eh kung ganun eh, ano? Maliwanag ang ibig mong sabihin, hindi ba? Gusto mo, i-give up ko sa'yo si Robert dahil mahirap ka at ako'y mayaman. Bakit? Ikaw lang ba may karapatang umibig dahil mahirap ka? Hindi. Kailangan ko siya dahil... dahil dinadala ko ang anak niya. Kailangan ko rin siya. Tulad ng pangangailangan mo. Dahil buntis rin ako. Pwede mo pang ipalaglag yan. Eh bakit hindi mo pinalaglag yan?
Dahil... mahal ko siya. Mahal ko rin siya. Hindi ako gago. Huwag mo ko'y pare sa ibang babae. Huwag ko piliting insultuhin kita. At ipakita ko sa'yo kung saan ka nang galing. Huwag, please. Si Aswan na isang pagkakamali nangyari bago kita nakilala. Inaamin ko. Natira ako sa kanya. Naroroon siya. Nangyari yun. Gaya na maaaring mangyari sa kahit sino man lalaki. Ikaw ang mahal ko, Cynthia. Ikaw ang pakakasalan ko. Wala akong pakialam kahit na ipamukha mo sa akin kung saan ako nanggaling. Mahalaga sa akin. Mahal kita. Yan ang paniwalaan mo. Mahal kita, Cynthia. Mahal kita. Ikaw ang pinakamahalagang bagay na nangyari sa buhay ko. Mahal kita. Cynthia. Halika dito! Ba't mo ginawa yun? Ba't mo ginawa yun? Bakit ka nagpunta sa kanya? Hindi ba't sinabi ko sa inyo ikaw ang pakakasalan ko? Pakakasalan kita! Di ba waling? Sino nga lang? Siya ang pakakasalan mo at hindi ako. Maganda siya at mayaman. Halika dito! Subukan mo lang ulitin ka. Kapag hindi mo ako pinakas, ikaw o ako! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas ka! Lumayas! Ate! Ate! Lumayas! Ate! Lumayas! Good evening. May I have your attention, please? Papa would like to make an announcement. Mga kaibigan, bago tayo magpatuloy sa ating salo-salo ngayong gabi, gusto kong ipahayag sa inyong lahat ang engagement ng aking anak na si Cynthia kay Roberto de Asis. And everybody, please get your drinks. I would like to propose a toast to my daughter, to my future son-in-law. This rule is the same as Section 8 of Rule 26 by the old rules of court dealing on omnibus motion. The spirit by this is that all available grounds for relief should be invoked at one time. All objections not so included are deemed waived. For a motion to set as a ground of mistake or error on the part of the plaintiff in entering into the complaint.
Bagyo? Kailan? Baka bukas. Sama ako, ha? Hindi ka pwede sumama, Bong. Eh, bakit hindi ako pwede sumama? Alam mo, Bong, merong oras na pwede ka sumama sa amin ng ate Asun mo. Meron mga oras na hindi pwede. Tsaka, marami kami nga si kasuhin doon. Ilan araw kayo doon? Mga dalawa, tatlong araw. Huwag ka maglalala. Sa susunod, sasama kita. Totoo? Turo ka na muna. Sige, ha? Pag-uusapan pa kami ng ate mo, eh. Oras mo gusto umalis bukas? Paano mo naman siguro sasama ako? Bakit kailangan? Paano tayo magpapakasal kung di ka sasama? Anong ibig mong sabihin? Hindi ba't gusto mo magpakasal? May kakilala akong West sa Baguio. Doon na lang muna tayo pakasal para madali. Tsaka na lang sa simbahan. Yan naman eh, kung okay lang sa'yo. Totoo? Ba eh. Hindi tayo matutuloy kung hindi kasama. Oh. Anong oras mo gusto umalis bukas? Kung biro ang ibig kita, di ba't may sakit sa puso ang magit ng ikay nalinlang pala. Bakit parang ang lalim-lalim na niisip mo? Wala. Siya nga pala. Nasaan yung kaibigan mo, Wes? Bakit hindi natin pinuntahan kanina? Bukas pa kasi ang appointment natin sa kanya, eh. Tsaka, hindi ba't first time mo dito sa Baguio? Mabuti na yung makapaglibot-libot ka muna bago tayo kasal. Oo nga pala. Kaya lang baliktad eh. Nauna ang honeymoon sa kasal. Excuse me, yung kasama ko. Ayun na, sa may balkon ha. Salamat.
Anong ginagawa mo rito? Wala. Maaga akong gumising eh. Gusto kong makita ang sunrise mula dito. Uy, tingnan mo yung clouds na yan. Ang ganda, no? Tingnan mo yung araw. Maligaya, maligaya ako. Salamat. Saan tayo pupunta? Palabas na ito ng city, ah. Ah. Maaga pa naman, eh. Mamaya pa-appointment natin. Papasyal muna kita. Lalim, oh. Tingnan mo. Ayun, oh. Dating ilog yata yun. Yeah. Doon tayo. Mas maganda ron, eh. Sandali. Nakakahingan. Baka mapaanak ako ng di oras dito. Liga, di... Ay, naku. Dito na lang tayo. Naku, ang taas-taas dito. Nakakalula. May ako kaya rito? Sumukan ko nga. Yo! Wala. Ang sarap-sarap magpatay ng bahay dito, no? Ang taas-taas. Parang ang lapit-lapit mo sa langit. Parang maabot mo, oh. Bihira kayo nagpupunta rito? Sayang. Sana kasama natin si Bong. Pero hindi bale. Pagkapanganak ko, saka na lang tayo babalik dito.
ang ganda. Bibili ba tayo ng bulaklak para sa kasal natin? Ay, sa wes nga lang pala ang kasal natin, hindi sa simbahan. Hindi bale, hindi naman importante yan eh. Ang sarap talaga dito. Perfect para sa isang love scene. Pwede rin thriller. Yung bang parang itutulak. Hindi mo ko dinala rito para pakasalan. Dinala mo ko para Minahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Mahal kita. Itulak mo ko. Itulak mo ko. Itulak mo. Itulak mo ko. Huwagasan! Sige! Itulak mo ko! Huwagasan, bak? Itulak mo ko, Robert! Itulak mo ko! Huwagasan! Patayin mo ko! Patay ang iyong anak! Itulak mo ko! Itulak mo ko! Itulak mo ko! Pinag-isipang mabuti. Wala.
walang pakunda ang isinagawang pataksil at buong karahasan. Isang pagpatay ng kapwa na humihingi ng pinakamabigat na parusang maaaring igawad ng hukumang ito. Patutunayan natin sa hukumang ito na ang akusado ay binalak. Imus Production. Pinag-isipang mabuti. Dinala sa isang ilang na lugar. At doon ay walang pakundangang pinatay ng pataksil at buo. Isang linggo po bago siya pumunta ng Baguio. Kagagaling lang po niya sa doktor. Dinanan nga po niya kami sa factory. Inamin nga po sa amin ni Pitang na ang ama ng sanggol na dinadala niya ay si Robert. Galit na galit po si Kuya Robert yung gabi niyon. Yung dumunting po siya, tinabig po ako at sinampal pong ate ko. Pero bakit? Alam mo ba kung ano ang kinagalit ng Kuya Robert mo sa ate Asun mo ng gabing saktan niya ito? Opo. Narinig ko pong lahat. Kasi po, pumunta po ate ko sa bahay ng mayaman ng girlfriend ni Kuya Robert. Tapos, sabi ni Kuya Robert sa ate ko, hindi raw niya dapat ginawa yon. Bakit siya nagpunta doon? Tapos, sinampal niya po ate ko. Kala ko, bait siya. Hindi pala. Bale, tatlong araw silang tumira sa aming hotel. Meron naman ba silang ibang kasama? Wala ho, dalawa lang po sila. Ano namang pangalan ang ginamit nila nang sila'y magparehistro sa iyong hotel? Mr. and Mrs. Conrado Martin ho. At nang sila'y umalis, magkasabay ba silang lumabas? Hindi po. Si Mr. Martin lang po ang mag-isa nag-check out sa hotel. At paano ang kanyang kasama? Wala ho siyang kasama. Nag-iisa lang ho siyang hinakot ang mga damit nila. Bueno, meron lang ho akong ipapakita ang retrato. Kumari lamang ho'y kilalanin niyo mabuti. Ito ho ba ang babaeng kasama ng lalaking nagpapanggap sa pangalang Martin nang sila'y pumunta sa inyong hotel? Oo, ito ho ang babaeng kasama ni Mr. Martin. Dinala ko siya sa bundok. Makita kong nang umarap siya sa akin. Nawalan ako ng lakas ng loob. Naawa ako. Natakot. Pinigilan ko siya pero tumundag siya. Pero hindi ko ganun ang nangyari. Hindi ko siya pinatay. Alam ng Diyos na hindi ko siya pinatay. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Hindi ko siya pinatay. Hindi ko siya pinatay. Maniwala kayo. Maniwala kayo. Hindi ko siya pinatay. Bartay sa matibay na ebidensya at malinaw na pagsasalaysay ng magkabilang panig, naniniwala ang hukumang ito na ikaw, Roberto de Asis, ay napatunayang nagkasala sa pagpatay kay Corazon Rivera at sa sanggol na nasa sinapupunan nito. Dahil dito, ikaw ay hinahatulan ng hukumang ito ng kamatayan sa silya elektrika.
Nagpunta kami sa Europe ng papa. Isinama niya ako. Ayaw niya kasing masangkot ang pangalan namin sa skandalong nangyari. Naintindihan ko yun. Sa Linggo, aalis na ako. Pupunta ako sa States. Doon na ako maninirahan. Doon na rin siguro ako manganak. Isisilang ko ang anak mo. Hindi yan mahadlangan ng papa. Hindi ko hayaan. Anong sasabihin mo sa kanya? Tungkol sa kanyang ama. Paglaki niya. Ang katotohanan, na walang ibang minahalang kanyang ama, kundi ako. Salamat. Maraming malabong nangyari sa buhay ko. Maraming kasinungalingan. Ang tanging totoo. Ang pag-ibig ko sa'yo. Alam ko. Naniniwala ako sa'yo. At alam ko rin hindi mo siya pinatay. Kung iniisip mo man yon, ay dahil sa mahal mo ako. Sayang. Namatagpo ang kita. Natagpuan ko ng lahat. Sayang. Abad kami ilang palalangit. Buong buo lang buhay ko. Mahinay. Thank you.